Gagawa tayo ng Bico 2-in-1. Meron tayong classic and ube flavor in one container. So meron tayo ditong malagkit na bigas. Ito yung nahugasan ko na. Ngayon ay lalagyan na natin siya ng tubig. Ang gamit ko sa pag-measure ng tubig ay yung cup ng ating rice cooker. And I know yung iba na expert na sa paggawa ng Bico ay hindi na gumagamit ng measuring cup. Ang ginagawa nila ay tinatansya nila or minimeasure nila sa kamay. Ayan, so pantayin lang natin ang ating malagkit, takpan na ito, at isalang na natin. So ang pagluluto nito ay para ka lang talagang nagsasaing ng bigas. Ayan, kapag luto na ang ating malagkit, ang next na gagawin natin ay magpapakulo tayo ng ating gata. Ayan. Ayan, kumukulo na siya. So ngayon, ilagay na natin ang ating asukal. Konting asin. Ayan. Tapos, mix lang natin yan para matunaw itong ating asukal. At ngayon naman, ay ilagay na natin ang ating malagkit. Ayan siya, hinati ko na. Para yung isa ay para sa ating ube flavor. Ayan, lagay na natin to. Oops. Ayan. So, i-mix natin yan until ma-absorb ng ating kanin ang ating gata mixture. And kung gusto mo na darker yung kulay, pwede Muscovado sugar ang ilagay mo. So, eto, meron akong konting Muscovado kasi naglagay na tayo ng brown sugar. So, konti na lang. And yung Muscovado sugar, pansin ko, hindi siya ganun katamis. And ayan, di ba? Na-absorb na nung ating malagkit, ang ating gata. So, ngayon, continuous lang yung paghahalo mo, pagluluto mo, until maging sticky talaga ito at maglalangis siya. Ayan, naglalangis na siya and sticky na. Hanguin na natin ito. Okay, next ang gagawin natin ay para sa ube natin. So, same procedure, same ingredients. Maglalagay lang tayo ng ube flavor and ube paste or ube halaya. Ayan. So, pakukuluan lang natin to. So, kung magpapakulo ka, dapat hinahalo mo din siya para hindi siya masunog sa ilalim. Ayan, kumukulo na siya. So, ngayon, ilagay na natin ang ating brown sugar. Oops. Oops. Ayan. Tapos, ang ating asin. Ayan. Ang ating ube paste or ube halaya. Pwede kang gumawa ng sarili mong ube halaya. Ayan. Tapos, maglagay tayo ng kung yung ube halaya or ube paste na nilagay mo hindi masyadong magkulay, pwedeng maglagay ka ng white food color. Kung wala ka namang ube halaya, wala kang ube paste, pwedeng ito lang ilagay mo, yung ube flavor. Ayan. And maglalagay na din ako nitong white food color natin. Ayan. Tapos i-mix lang natin ito na mabuti. And ayan na siya. So ngayon, ilagay na natin yung kalahati ng ating malagkit. So same, haluin lang natin ito na mabuti until maabsorb ng ating malagkit ang ating gata. At continuous lang ang pagluluto until mas malagkit na ito at naglalangis na. And ayan, luto na ang ating ube Bico. Okay, ito ay optional. Gagawa tayo ng latik sauce. Lagay na natin yan dyan. Tapos, ang lalagay natin ay Muscovado sugar. Pwedeng brown sugar kung wala kayong Muscovado. And then, maglagay tayo ng konting vanilla essence. Ayan. So, lutuin lang natin ito until maging malapot siya. And ayan, malapot na ang ating latik sauce. So, itabi na muna natin ito at palamigin. So, next na gagawin natin ay gagawa tayo ng latik na topping. Hindi yung sauce, pero yung buo-buo.
So, kailangan lang natin ng kakanggata. Yun lang. So, lulutuin lang natin ito until mag-evaporate yung kanyang liquid, mamuo siya, tapos maging brown. Mas makikita nyo mamaya. So, konting pasensya sa paggawa nito. Well, malaki na yung pasensya yung ginawa mo dun sa ating biko. Sagarin mo na yung pasensya mo. Lutuin na natin yung latik na topping. Ayan na siya. Nag-separate na. Ito na yung oil niya. And nag-brown na siya. So, gagawin na natin ay i-drain natin yung kanyang oil. Kasi kailangan natin yung ating latik. So, ngayon mag-assemble na tayo. So, ito yung oil natin sa paggawa natin ng latik. Optional naman to na magpahid tayo dito. Pwedeng hindi, pwedeng ipahid muna yung oil natin kasi sayang naman. And kung feel mo na ang lalagyan ay lagyan mo pa ng banana leaves, pwede. So, yung gagawin natin ay kalahati yung regular na biko natin. Yung kalahati naman ay ube biko. Ayan. So, mas maganda kung medyo warm pa yung ilagay mo. Para madali mo siyang spread. Ayan. Ayan, and then next, maglagay tayo ng ating ube na biko. Mas maganda kung gagamit ka ng gloves dahil mas madali mo siyang mapatag. Okay, so ngayon ay maglalagay na tayo ng toppings. So, ang lalagay natin ay maglalagay tayo ng mangga. So, kahit anong toppings actually yung gusto mo, pero eto kasi, masarap yung mangga na topping. Ayan. O, kung isang topping lang yung gusto mo, pwede. Dito na side, lagyan natin ng latik natin. Yung dry latik. Tapos, sa kabila naman, lagyan natin ng keso. Ayan. And then, ayan, takpan natin siya. Ayan, so i-close natin yan. And then, syempre, meron tayong pabaon na latik sauce. So, ilagay nyo lang sa mga sauce container na ganito. Or pwede yung ano, yung parang mas cheaper nito. Lagay lang tayo niyan. Optional naman ang pagpapabaon ng sauce. Pero, syempre, gawin na natin extra special ang ating biko. Ayan. Ayan. Ayan siya. Ayan. At ayan, eto na ang ating biko 2-in-1. Pero, bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So, ayan, tikman na natin. Ay, lagyan natin ng additional na sauce. So, unang tikman natin yung ating regular or classic. Lagyan natin ng mangga. Masarap na yung mangga. Parang yung suman, di ba? Masarap siya i-partner sa matamis na mangga. Ayan. Mmm. Yung classic talagang ay, nakaka-miss yung nung unang panahon. Yung kasama mo yung lola mo, yung lolo mo. Tambay kayo sa bahay. Alam mo, yung mga ganung ano, moment. Ay, ang daming maalala kahit sa pagkain lang, ano. Mmm. Mmm. Ang sarap. Iba talaga pag muscovado yung gamit mo. Meron siyang, ano, meron siyang distinctive taste talaga. Mmm. Next naman yung ating ube. Lagyan natin ng keso. Keso, ayan. Eh.
alam nyo, okay din na may ube flavor ang Biko dahil alam nyo naman ang ube ay hindi na din siya parang bago sa atin. And bagay rin po yung Biko na ube flavor. Gusto ko din siya. Alam nyo, maganda talaga na ganito yung gawin nyo. May classic na Biko, tapos may ube flavor na Biko. Kasi bukod sa maganda siya tignan, maganda din na meron kang pagpipilian. Basta kasi okay naman sa akin na yung classic lang. Iba rin kasi yung lasa ng ube Biko. And maganda itong gawin ngayon dahil malapit na ang Araw ng Mga Patay, di ba? Yan ay isa sa mga nilook forward natin dahil dyan yung mga reunion, alam mo yun, salo-salo, mga pamilya, kaibigan. So, perfect ito sa handaan and perfect sa Pasko, New Year, and kahit anong handaan. So, ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! Ang nagawa natin ay tatlo, ang cost per yield ay 101 pesos and 33 centavos. Pwede mong ibenta ng 150 pesos ang isa. Again, ang selling price ay madidepende kung magkano ang mga presyo ng mga sangkap sa inyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!